I will serve my country, especially the poor. And I will give them plenty of bika and gula. I'll give them many, many gamut at the mat. And for their children, I'll give them many toys so they will not cry anymore. And for my sisters, I'll give them chocolate for the thin one. But for the fat one, no more chocolate. Because she will look like bukso. My mabait na lola, I'll give her a new prayer book because her prayer book is already very blue. Susunod ay hindi ko lumakikang hindi isang politiko kundi isang pangkaraniwang mamamayan. Ay, dati po nangyari nyo. So, ngayon ay hindi ko pa ako naintindihan. Ngunit darating ang araw na maunawaan mong lahat ng aking sinasabi. Huwag ka masusunod iyo. Ayaw kong lumakikang isang politiko sapagkat ang politika ay malupit at wala ka pa. Hello, Daddy! Hi, kids! Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Narinig ko pa yung tamang yung pangalan. Pinaniniwanag ko lang sa anak mo kung bakit ayaw ko siya mag-iisang politiko pagdating ng araw. Eh, kung kanyang hiligan eh, di mo kaya magsana siya? Maaari ko nga ba siyang pigilan. Sinasabi ko lang kung ako masusunod. Ay ayaw ko siyang mahilig sa bagay na yan. Ayaw ko lang malasapan niya ang mga kalupit ang ginagawa sa atin ng mga kalaban mo sa politika. Pati ang mga walang malay na kababaihan. Ang kanilang mga ina. Ang kanilang mga anak. Dinadami nila sa kanilang mga palatang na wala namang katotohanan. Sa misa tuloy, hindi ko maiwasan ang lumuhat sa kilakil. Anak, ang iyong bang puso'y kasing laki ng puso ng iyong ama. Na kailangan magpatawad at magpakasakit. Totoo yan, Ines. Ang lahat ng ganyan naranasan. Ang dapat mong isipin, hindi lamang sa politika nangyayari mga bagay na yan kung isa anumang uri ng halang buhay. Ang mga ganyang uri ng tao ay hindi nawawala. Pagkat ay pinamanap na mga salat. Bakit ba yan pag-uusapan natin? Pero hindi lang mga sasabihin naman sa'yo. Huwag ko muna umalis natin. Maglaro muna tayo. Siya nga naman, Daddy.